maganda rito pag ano. Winter, ha? Mas maganda pa pag winter. Nagsasummer, masyadong maraming tao pag summer. Tapos wala ka nang mapwestuhan na pagpipicturan. Yung morindo parang naka-open. Hindi sila mag-open kasi masyadong... Hindi, naka, wala nakalagay na... Hindi, hindi, kahit na hindi sila mag-open, tinamong may bantay doon sa papasok. Kasi masyadong malapit yung mga bundok doon. Avalanche prone doon, kaya hindi sila magpapasok doon. Yung Morin Lake, guys, eh, isa ring tourist spot yun dito sa Alberta. Kaso lang pagka winter, sinasara nila yon dahil sa avalanche. Masyadong malapit sa ano, sa daan yung matataas na bundok. Hindi nila pinapayagan yung mga tao na pumunta doon. Dry na yung ating bibig. Hindi nga lang maganda ang panahon dito ngayon. Maulap siya, although hindi naman nag-i-snow. Malamig pa din syempre dahil winter. Yun nga lang, walang araw. Yung ibang mga bundok, yung view ng mga bundok ng The Rockies eh hindi gaano nakikita. Dito all year round, bibilin mo yung park pass dito. Kung gusto mo na pumunta anytime, makakapunta, hindi ka na magbabayad. Kasi bawat entrance mo dito, $20 ang isang araw. So yan, guys. Nakababa na tayo, medyo matarik nga lang ng konti yun. Eh, hinihingal tayo. Ito yung washroom. Maganda ang washroom po dito. Ayan o. Yung bundok doon sa likod natin doon sa bandang kanan, medyo maaraw doon kaya maganda yung itsura. Ito yung park pass na ay park rangers. Yan. Susunod naman na destination natin nito eh sa Banff. Maganda din doon, isa din tourist spot doon. Tambay muna tayo dito, guys. Dito inaalagaan nila ang mga ano dito. Ang mga pasyalan. Hindi ka na magbabayad sa mga washroom dito. Kapag ka winter, yung ating park pass ay ginagamit para hindi na tayo magbayad ng parking. Ayan, aalis na tayo siguro, guys, neto. Next na destination natin eh sa Banff naman. Ito, guys, nasa parking na tayo.
yung ating Lake Louise. It's a very famous na tourist spot ng Alberta dito sa Canada. So na frozen na yung ating lake, yung ating tubig sa lake. So ngayon ini-enjoy ng mga tao yung ano, guys, makikita nyo dyan, oh. Napakaganda po dito pagka ganito na winter. Both ways, summer or winter, ine-enjoy ng mga tao itong lake na ito. Ito yung ating very famous na hotel dito sa Lake Louise. Hi guys, makikita nyo dito sa ating background yung na-frozen na tubig ng Lake Louise. Ayan guys, nag-ice skating sila. Ayan, dito yung adult. Tapos sa banda doon naman ay yung ating mga kids or halo. Okay guys, may as well enjoy the winter. Dito sa bandang ito guys, bale, merong itinayo na ice castle dito kasi very famous ang Lake Louise sa mga ice sculpture during winter. So, nagpa-build sila or nagpa-sculpt sila sa mga sculpture ng ice castle. So, ang isang sculpture dyan ay Filipino. Kung makikita natin yung ice castle na yan, ang daming pumupunta po dyan kahit na winter, ano, para makita lang nila yan. Kung makikita natin, ayang ganda ng castle na yan. Kahit na malamig po yan, marami pong nagpapapicture para po ma-capture nila yung ganda ng ice sculpture na yan. Kahit na ice yan, is very detailed pa rin yan kahit na bloke-bloke ng ice ang ginamit dyan. E tingnan nyo naman po yung details niya. Talagang magaling po yung nag-sculpture dyan, ano. E tingnan natin yung mga, ano, mga tao. Talagang gustong-gusto nilang magpa-picture sa ice castle. Kahit nga po kami, ay nainganyo rin po kami na magpa-picture dyan at kumuha ng maraming mga videos kasi first time naming pumunta dito.
Meron kasing nakapagsabi sa atin na mag-vlog daw ako dito dahil nga kapag winter ay merong mga ganitong sculpture. Kaya pumunta kami dito for the first time ng husband ko para makita na rin itong ipinagmamalaki ng Lake Louise na ito na ice castle during winter. Very proud nga tayo dahil si Dagatan ang isang gumawa sa sculpture na to na Filipino. Ito nga at enjoy na enjoy yung mga tao na nagpapapicture dito sa castle na ito. Kahit mga anak nila eh dala-dala nila para ma-experience din yung pagpapicture dito sa ice castle. Kasi nga po ay bibihira lang yung ganito na siyempre mapuntahan dahil ang lamig-lamig po. Pero yearly daw pong ginagawa ito dito sa Lake Louise. Kaya pero kami first time naming pumunta na ganito. Itong asawa ko ay ginanahan at nagandahan masyado kaya pati siya ay nagpa-picture na rin at nagpa-video na rin dito sa my castle na to. So ayan, pagkatapos ng husband natin, eh, ako naman ang sumunod. Excited pa naman ako na magpa-picture dyan. Meron pa akong pasayaw-sayaw at pa-post-post na ganyan. Guys, tingnan nyo naman ako. Parang model ako ng ice sculpture na yan, oh. Grabe ang mga posing ko dyan. Natatawa na lang tuloy ako sa sarili ko. So, ayan guys, at ine-enjoy natin yung ating pag-post-post dyan sa may sculpture na yan ng ice castle. Ayan guys, habang kung nakikita nyo sa likod natin ay may mga nag-ice skating na mga bata. Yan, so natapos na tayo at yun na nga, lumalapit na tayo sa asawa ko. Ayan, napsarapan tayo sa pagpapa-picture, pagpapa-video kanina. Kaya ngayon, uulitin na naman natin yung ating pagpapa-picture at pagpapa-video habang ako ayan, parang prinsesa lang dyan sa gitna ng ice castle. Ayun, ang ganda naman po ng ating mga post dyan. Ayan. Like na like po natin yung ganyan pagka po wala tayong trabaho eh nakakapag-relax. Relax din kahit na paano. Ayan. So kayo na ang humusga guys kung maganda nga ba dyan sa lugar na yan pag winter o yung ice sculpture na yan ay maganda nga ba. Kasi syempre gawa po ng isa sa mga gumawa niyan ay Filipino. Ayan. So bali tatlo sila, dalawang Canadians at isang Filipino. Si nakalimutan ko talaga yung first name niya pero Dagatan ang last name. Ayan guys. Sinusulit talaga natin yung ating pagpunta dito ng winter. Kaya yan. Kahit na maraming tao ay sige pa rin tayo sa pa-picture at pa-video. Sobrang saya ko talaga kaya pabalik-balik ako na nagpapa-picture dyan sa ice castle na yan. So bali yan, kunwari ay nasa loob na tayo ng castle at nakatalikod tayo dyan sa hotel na yan which is very famous at nag-iisang hotel lang yan dyan sa Lake Louise. Kaya napakamahal po ang mag-check-in dyan. Hindi pa namin naranasang mag-check-in dyan. Dahil hindi naman sa hindi natin kaya, eh bilhin na lang natin, ipadala na lang natin yung pang-check-in natin dyan sa mga kamag-anak sa Pilipinas na nangangailangan. So, ayan guys! Ito namang susunod nating mga sculptures ay mga aso na hinihila yung tao. Ito kasi ang mode of transportation sa parte ng mga probinsya ng Canada na hindi naaabot ng mga sasakyan. Ayan. So ito sila ng close up. Bale, malapitan yung ating pagkuha ng video para makita natin yung details, ano, nung galing ng mga nag-sculpture na yan. So, tapos ito naman yung sumunod. So, bale, apat na sunod-sunod na mga parang wolf ang ano dito, ang mga aso na to. Wolf, kasi sila yung mga humihila ng mga sled sa ice tuwing ano tuwing winter para ma-travel ng mga tao yung kanilang mga goods o yung kanilang mga business ganon sa iba't ibang lugar
sa Canada kung saan puro snow ang nakapaligid sa kanila at hindi rin po sumisikat ang araw sa kanila dahil puro snow pa lang po ng snow sa kanila. So ito po yung parang tao na hinihila ng mga aso na yun, ng mga wolf na yun. Ano? So yung mga letterman, ganyan, yung mga nagahatid ng mga order na mga pagkain, ganun. Yan po ang mode of transportation. So, ito naman ay yung lynx. Ayan. Lynx ay napakasikat din po na animal dito sa Canada. At yan nga po yung mga gumawa ng mga ice sculpture na yan. Guys, ang ganda nitong sculpture na to, oh. Tapos yung gumawa nito, isa sa kanila ay ayan, oh. Andrew Zoller, Cliff Vacheries, and Victor Dagatan. So, Philippines po yan. Ayan, oh. Napakasikat po tayo ngayon. Dahil sa sculpture na to, taon-taon po yan na Pilipino ang gumagawa nito mga sculpture na to. So, ayan guys. I hope na nagustuhan ninyo yung video natin na ito ng winter. Thanks for watching!